Good day everyone. Yan, pupunta po tayo sa St. John's High School. Ito pong St. John's High School, dito po nag-aral yung tatlo kong anak. Meron pa kong isang naiwan doon, yung bunso. At meron pong magandang balita, kaya po tayo pupunta doon. And we will show you St. John's High School. At again, sabihin ko na ba yung magandang balita? Ayan, dito pong Canada ay free education pag elementary at high school. Just like in the Philippines, wala pong binabayaran dito. Wala pong uniform kasi yung mga estudyante rito, kahit nakapajama o nakashort during summer, pwede po silang pumasok. Wala pong uniform. At hindi mo kailangang magbayad sa uniform, sa mga school supplies, I think nagbabayad po ng napaka-minimal na amount lang. At during the time na nasa elementary pa sila, meron din silang tinatawag na lunch program. Magkano ba yun? $1 yata a day yun. Binabayaran yung mga nag-aasikaso dun sa lunch program para during lunch time, merong nag-a-assist sa mga bata habang sila ay kumakain. Pero kanya-kanya rin silang baon. Pero napaka, what is special about St. John's High School? Ito pong school na ito ay naging beneficiary ng isang millionaire. Hindi ko masyadong kilala yung pangalan ng millionaryong yun. Pero mayaman po ang taong yun. And formerly, dito siya nakatira sa area na ito, sa North End. At dahil mayaman na siya, namili siya ng school kung saan pwede siyang mag-donate ng kanyang pera para sa mga deserving students. Deserving in a sense na nag-excel sila sa academics. So, yung pong top, let's say, grade 9 student, yung number one, first honor, bibigyan ng $1,000 on a quarterly basis. Kaya imaginein po ninyo, sa loob ng how many quarters ba? Isang taon? Bali 3 times or 4 times a year, tumatanggap po ng $1,000 yung top one. No? Actually, hindi lang yung top one, kundi hanggang ano po eh, I think hanggang 20 or 30 students, something like that. Hindi po ako sigurado, pero mamaya po, i-explain naman yun ng principal ay atin pong titingnan kung ilan talaga yung mga estudyante. Pero, yun pong aking anak na bunso, yan, yung bunso, ayun po yung bunso, ay on a regular basis, ay nakakatanggap po siya ng award. Yan. Before, ay nasa top 4. Again, yung top 1 ay $1,000, yung top 2 ay $750, yung top 3 ay $500, and I think $400 para sa top 4. And the rest, $250. Ayan. So, ngayon po, yung bunso ko ay tatanggap ng $750! At kami ay pakakainin sa labas. Kaya po, excited yung dalawang kuya na sumama. Sumama po yan, mga patay gutom. Ayan. Naghihintay ng balato doon sa bunso dahil tatanggap siya ng $750. Ayan. Bilang second top 2 sa buong klase po ng grade 9. So, samahan niyo po kami at malapit na po tayo sa St. John's High School. We will show you, I don't know if it is allowed na mag-video, pero yung ilang part po ng St. John's, papakita po namin sa inyo, maybe yung labas, para magkaroon lang kayo ng idea kung ano po yung pinapasukan ng aking akin. By the way, medyo malayo-layo po ito sa bahay namin. Meron pong school na mas malapit doon sa amin, pero dito na po siya nagsimula kasi ng high school. Kaya ayaw na po niya lumipat siguro dahil nakadevelop na po siya ng friendship and community dito. At ito nga lang po yung ilan sa mga high school dito na meron ganong klase ng bursary program.
at mapalad dahil po nakakakuha po siya. Yung ibang pong high school ay wala nun. At blessing po ito para sa aking bunso. So, ayun, maganda po yung program nito eh. Kaya lang medyo naandun siya sa hindi kagandahang location. Hindi ko, ayoko naman maging bias sa lugar na ito, pero meron kasi mga lugar talaga dito sa Winnipeg na considered to be a peaceful place or peaceful location. Eh, hindi po masyado ito, lugar na ito. Pero sanay na po kami kasi dito naman kami nagsimula at nangupahan po kami malapit dito sa area na ito. Kaya sanay na mga bata dito, sanay na rin kami. Ayun, dito na po kami. Dito na rin, nung bumili po kami ng bahay, medyo malayo ng konti dito. Pero hindi na po siya umalis. Dito na po siya nagstay. At palagi ko po, kung gusto niya, dito rin siya mag-graduate ng high school. Grade 12. Yeah, now we are St. John's High School. Yeah, malamig po, snow pa. Malamig pa. St. John's High School. There we go. Okay. Thank you. Where do we go? Where? Down? Yeah. Yan, nandito po kami sa canteen. Mayroon pong free dinner. Bago po ibigay yung bursary, may libre po muna dinner. Yeah, so we will be having our dinner first. And then, tatawagin po dun sa taas for the giving of the check para po sa bursary. So join us! Ruben, can you pray first before we eat? Yep. Okay. Pray. Ah, no, I don't think so. Last time we did it. Remember? No. I pray now. So we do it. Lord, maraming salamat sa pagdala ko sa amin dito na ngayon. Thank you for the blessing that we got and be a part of everything to us. Canadian dinner. So for the number one students, we always talk about those marks receiving $1,000. That student, just to give you a background information, had an overall average of 95.9. had an average of 97% in two of the three top areas of math, English, or science. And for that person, receiving $1,000 is... Caitlin Lois Meliza. It's okay. Pwede na ako, hindi mo ko picture. No, kayo na lang. No, it's okay. Thank you.
Ay, graduate na yung mga magulang natin. It's a combination of the averages of the overall average and then two of the three top subject areas. So for the third place, for $500, okay, pauwi na po tayo. Ah, no, we will deposit the check first. Ayan. So ayan po yung check eh. Idideposito na po natin. Ayan. We will go to his bank. Okay. Thank you Lord for the blessing. Thank you doon sa donor kay Mr. and Mrs. Schroeder. Ayan. Sila po yung nagbigay ng scholarship. Ay, mali pala. Dapat pala nag-turn right ako. Samahan po natin tong batang to na mag-deposit to. Ayan. Canada Trust. Okay, you know what to do? Yes. You want me to video your PIN number? Yan, na-deposito na po. Yan, thank you for watching. At salamat po sa pagsama sa aming mga karanasan dito sa Canada. At pagpalain po kayo ng Panginoon. Thank you for watching. If you haven't subscribed to my channel yet, please do subscribe and click the notification bell. Okay, God bless everyone. Thank you.